Recording is on. Okay. Sana nakapagbasa kayo. I'll double check my application. Okay, good morning, class. Welcome to Introduction to Supply Chain. This is the topic for week one. No? Ito yung topic natin for week one. And supply chain is basically a multifaceted, multidisciplinary approach in business. No, unlike marketing, ang i-worry ninyo ay magbenta ng product, mag-market ng product, mag-establish ng brand. Sa supply chain, marami siyang galamay. This is like the real operation. No? Matututunan nyo later on yung dalawang uri ng supply chain. No? Meron tayong straight line, no? Na uri ng supply chain. Meron din tayo na medyo circular yung itsura ng supply chain. But before everything, these are the people na I salute within my academic life as a student or as a lecturer now. We have Professor Erko Otiok, nakagamit lang kayo ng Business Model Canvas. Isa siya sa committee members ng Business Model Canvas na yon during the doctoral thesis nung gumawa ng Business Model Canvas. Naging professor ko siya. Si Professor Bill Fisher from MIT. Yesterday, nagkaroon kami ng mentorship together on how I will handle your class. Nagsusulat din siya for Forbes magazine. So si Professor William Smith naman ay galing sa Asia School of Business sa Malaysia, naging professor ko sa Fulbright University sa Vietnam. Professor Helet Botha, she's a professor for cynicism, no? Yung cynicism, yung pag iniisip mo yung kapwa mo, masama yung intention. May mga ganun eh. Sa lahat ng, parang iniisip mo, sa lahat ng bagay na ginagawa ng kapwa mo, masama lagi yung intention. Ganun yung research niya, tungkol doon. Galing siya sa University of Michigan, Dearborn. And sa mga imported ko na mentors, academic mentors, we have Professor Tanja Mason Swan. Siya naman ay aking mentor pagdating sa aking mga research writings. So kung napapansin ninyo sa background ng aking laptop, may mga formula and calculation dyan. I'm establishing, this is my paper, no? I'm establishing a theory to mathematically measure the impact of policies relative to other economic externalities and factors, including employment, growth, and time. So that's the first time na ginawa yon sa buong mundo. So dati kasi mga metrics lang. So I did something very important. Of course, we have Sir Daryl Panganiba na aking mentor sa Young Entrepreneur Society. Isa mga members ng Young Entrepreneurship Society na nandito. So, naging advisor ko si Sir Daryl. Pati sa Business Implem. And also, Professor Glenda Ribucas. So, I'm not your professor. Hindi niyo ako pwede tabaging professor. Kasi that's not my academic distinction. I'm your lecturer. Magkaiba yung professor at lecturer. Yung professor ay isang appointment ng university at hindi ako appointed as professor. Title siya. No? I'm appointed as lecturer. No? So may pagkakaiba yun. Now,
I would like you to participate and engage, no? Hindi ko kasi alam kung saan kayo galing, ano yung perspective ninyo. And I would like to encourage Veronica, no? Nandito si Veronica na inyong class representative na nag-message, "Sir, andito na po kami lahat." No? So may ginagawa kasi si Sir Dex eh. Medyo emergency yan. So anyways, I would like to encourage Veronica to write everyone na nag-participate sa discussion kasi meron siyang initiative points. So ngayon, gusto kong malaman, be comfortable, be at ease, no? Ito yung chance ninyo na mag-shine. Huwag kayong kakabahan kahit na mali yung sinasabi ninyo kasi this is your time to be corrected. Kapag hindi kayo sure, sabihin niya, "Sir, di ho ako sure eh." Ngayon, tatanungin kita, pipilitin kita na ilabas yung naiisip mo. Kasi kahit hindi sure, alam ko meron kang perspective. At hindi ibig sabihin nun na kakaiba siya sa perspective ko, perspective ng iba, mali yun, no? Ibig sabihin, hindi ibig sabihin nun mali ka. So I would like you to push through na try to engage with the discussion in order for you to learn kung paano ba magraran tong klase natin, no? So why are you here, no? Bakit kayo nag-entry? Meron bang gustong sumagot? Bakit kayo nag-entry? Sabi sa akin kahapon ng mga estudyante, "Nag-entry pa ako, sir, kasi ang gusto ko ay magnegosyo or may negosyo yung pamilya ko. Gusto kong expand yung knowledge ko. Wala akong choice, sir, kasi sabi ng nanay ko, malapit daw." Meron po ba dito na gustong sumagot noon? Sige nga, ayan, may mga nagtataas ng kamay. Dionila. Sige nga. Dionila. Far away, Dionila. Bakit ka nag-entrep? Sir, kaya ka nag-entrep kasi based sa parang ano ko, parang ang laki nung sakop niya, like parang any job na gustuhin mo, pasok siya, like parang makakakuha ka ng job kasi parang yung pinag-aralan mo sa entry, pwede mong ipasok sa kahit anong job, mapa government or hospital man siya. Pwede ka makapasok sa business. Mm-hmm. Yeah, no. Malaking role ng entrepreneurship sa kung paano gumagana yung ating mundo. But that's a sad reality within many institutions, not just the Quezon City University, kasi ang description ng inyong undergraduate degree, no? Kasi undergraduate yung degree na pinipersonin ninyo eh, ay BSc in Entrepreneurship. So ibig sabihin nun, pag entrepreneurship, supposedly dapat wala ka sa corporate or hindi ka gumagawa ng pangarap ng iba. Pero that's the sad reality kasi kahit ang dami-daming ang gaganda ng business concepts, hindi natutuloy yung kanilang business concepts after graduation. So almost na yung BSc in Entrepreneurship pa-transition na to na siya to BSBA. So that's my hot take, no? Parang BSBA na siya. So yeah, next please, Bartolome. Then followed by Barredo. Good morning po, sir. Napili ko po maging entrep kasi po yun nga po, gaya po ng sabi ni Dionila, ang universal po niya. Then dito po kasi sa Pinas, ang tingin ko po, sir, is kung magiging empleyado ka habang buhay, mahihirapan kang umangat kasi ang daming empleyadong underpaid. Like advice na ikaw ay entrep, pwede kang gumawa ng sarili mong negosyo, palaguin, and mas magkaroon ka ng mas maraming profit and opportunities. Nice. Yeah. Next to Barredo. Sige, Barredo. Wala. Sige, Balbuena. Go, Balbuena. Kasi po, ano,
may business po kasi ako ngayon. Tas kaya po ako nag-entrap para po makakuha ng mga techniques po and strategies po para sa paglago po in the future. Yun po, sir. Ano ba gusto mong i-business sa future? Mga clothes po, sir. Clothes sa real design? Or more on online? Mga ano po, sir, mga trendy clothes. Trendy clothes. Salamat din, ah. The last participant, please. Adriano? Good morning, sir. So, parang based on my observation lang po, hindi po sa amin na maliit ko yung country natin. Pero parang in reality po, mahirap naman po talagang umangat pag ikaw yung employer. So parang saka I have this mentality po na I want to start from the scratch by myself. So parang being an entrepreneur, kaya kong umangat ng ako lang mag-isa. Hindi ko kailangan ng employer. Ganun ako. Kaya napili ko pong i-take yung entrepreneurship. So i-clarify ko lang, no. Mahirap umangat kapag employer or kapag employee? I mean, sorry sir, pag employee. Sige, salamat. No, well, to proceed with the discussion, to keep it flowing, actually, I have some, you know, reservations on how we should run our country. Kung gusto nyo basahin yun, no? I have a book. check nyo na lang yun, The Future We Want. No? I have a book. So I have suggestions on that specific matter. Pero, kung mapapansin ninyo, you have different perspectives in life. You have different motivations, goals, bakit kayo nandito. Yung sabi, ito yung pinakamalawak, no, na degree pagdating sa business. Well, you know, tama naman. Pero the goal that we have here ay, especially nung batch namin, ay makatapos para makapaghanap buhay. That's the reality of life. Ganun talaga eh. Pero usually sa ibang schools, gaya ng De La Salle University, na may entrep din, and many other academic institutions, kapag nag-take ka ng entrep, ang goal mo dapat ay hindi mamasukan, but magnegosyo. Pero in our setup, iba kasi, no? Merong setup na kailangan mo na makatulong sa pamilya, which is, you know, totally valid. Pero wag nating aalisin, I would like to encourage you na wag aalisin yung drive na mag-pursue ng negosyo. Kasi mas masarap i-pursue yung pangarap mo kesa sa pangarap ng boss mo para sa kumpanya niya. And meron alam kong meron ditong running for, kung meron man, no? May mga running for Latin honors na sobrang grade conscious. No? Do not take away the fun of learning just for the sake of getting your Latin honor. Kasi yung paroon ng Latin honor ay plus points na lang yan eh. Pampapogi. Ha? Pero pagdating sa corporate, sobrang dami yung Latin honor. To the point na hindi mo sure kung mas lamang ka sa Latin honor ng Ateneo, ng QCU, ng UP. Sabi-sabihin, huwag kayong naka-focus doon sa, you know, academic goal na yun. Enjoyin nyo yung learning process, especially sa klase ko. Kapag active yung klase sa simula, i-maintain natin yung klase natin na active hanggang dulo. Napagsabihan ko isang klase kahapon, hindi ko na i-specify kung aling klase yon. Kasi sobrang active niya simula, ay nakapag-recite ako, ayoko na mag-participate. Huwag ganun. No? Kasi paano niyo malalaman na yung idea ninyo ay tama pala or mali or gusto niyo i-voice out yung opinion ninyo kung hindi niyo sasabihin. Now, kung mapansin niyo yung PowerPoint niyo ay walang laman. As in walang laman. Why? Because I would be tailored fit yung inyong PowerPoint base sa perspectives ninyo, no? Kasi iba-iba yung inyong pagkakaintindi sa case, iba-iba yung inyong interpretation,
iba-iba yung pinag-uutan and everything. Okay, off po yung microphone. Double check po natin. So anyways, pag sinabi natin facts of the case, ito na, nasa case method na tayo. Pag tinawag ko, participate ka agad kahit hindi sure. No? Huwag matatakot. Huwag matatakot. Ngayon, for the cold calls, kung meron ng specific na pangalan na tinawag na hindi nagtaas ng kamay, cold call po yun. Isang chance lang. Ibigay nyo na lahat ng kaya ninyo. Ngayon, pag sinabi kong facts of the case, ito yung mga fundamentally true sa case. Ito yung mga sinabi sa case, hindi labas sa case. Ngayon, paano Sir Dex kapag sinabi namin na meron kaming nalaman na tungkol sa isang case? Then, that's the only time na sasabihin niyo, according po sa nabasa ko, sir, that supports my argument, ganito po yung nangyari sa Apple. Ganito po yung nangyari sa case na to. So, isa-cite din nyo. Hindi siya haka-haka. Now, to begin with, I would like to call on Balubal. No? Anim silang tatawagin ngayon at sa kanila nakasentro yung atensyon ng klase natin. Nasa participation ng buong grupo ninyo yung success ng PowerPoint. Huh? So, sige. I would like to call on Balubal. What are the facts of the case? Ito yung fundamentally true. Ano yung sinasabi sa case? Sino yung part ng case? Sino yung involved sa case? Ano yung tungkol sa case? Sige. What are the facts of the case? Balubal? Wala? Absent? Wala? Sige, proceed tayo sa next. Bangkayan. What are the facts of the case? Hindi na kayo tatawagin next time, ha? Malaking bearing sa grades nyo to. Good morning po. Morning. What are the facts of the case? Sige, kahit na ano, kahit na kinakabahan or hindi sure. Simula natin. Sir, yung sa Apple po. Yes, sa Apple. What are the facts of the case? Sir, based dun sa ano yung sa Apple is ano po siya, yung company po siya ng technology na nagde-design siya, nagde-develop po ng Apple product. So yung meron po siyang mga computer software and online services. Sino po itong tinutukoy natin na technology company? Yung ano po, Apple Incorporated po. Technology company. Sige, proceed na. Merong online services. Ano yung online services nila? Tingin ko, sir, yung online services po nila is yung wait lang po, sir. Online services po nila, sir, is makapag-produce ng high technology na sa Apple po yung brand. Para po makapagbigay po ng maayos na service sa mga customers po. Okay. Babalikan kita, no? Mamaya. I would like to call on another soul, no? Isa pang kaluluwa. Kanyanes. Kanyanes, ano pang fast case? Sir? Yes, ano pang sa yung nabasa ko po, sir, sa Apple po is gumagamit po sila ng just-in-time management approach po. Na kung saan po yung mga components po ng Apple is in order po nila, ang components po na kailangan is in order lang po nila kapag
kailangan na po nila ito, sir. So, palagay mo ba yung just-in-time management approach or, you know, inventory? Yes, sir. Ay beneficial? Magagamit kaya ng lahat itong just-in-time management approach? Lahat po ng company, sir. Oh yeah, lahat kaya ng organization. Pwede kayang gumamit ng just-in-time management approach or meron lang iilan? Sa tingin ko po, sir, iilan lang po yung bakit kaya pwedeng gumamit. Bakit palagay mo iilan lang dapat yung pwedeng gumamit sa kanya? Sige nga. May mga companies po kasi, sir, na kailangan po nila mag-stock ng mga like ng components po or items na kailangan po nila sa product po nila. Ganun po. Yeah. Tama, no? Hindi ito lahat para sa lahat ng negosyo. Hindi ito para sa lahat, brother. Kung naglalag ako dahil sa kaplangan ng tulog yan. yung just-in-time management ay basically you are just purchasing something dahil kailangan mo lang siya. No? Hindi siya para sa lahat, gaya na nabanggit ni Kanyanes, no? Hindi siya para sa lahat dahil especially kung meron kang dapat na, anong tawag mo doon? If you should have buffer stock. Ibig sabihin, kung kailangan mo ng buffer stock, hindi sa'yo pwede yung just-in-time management approach. Kung sa palagay mo, dapat mabilisan yung galaw, no? Hindi siya para sa'yo. Kasi yung just-in-time, bibili ka lang kapag kailangan mo. E paano kung yung negosyo mo, you know, rapidly flowing, tuloy-tuloy yung gawa? Pwede ba yun na o-order ka lang kapag kailangan? Hindi pwede, no? Kailangan merong stock para sigurado na makakapag-produce ka just in time. No? Doon naman nag-a-apply yung just in time sa aspect na yun. Kailangan mo magkaroon ng buffer stock, lalo na kung yung business mo ay nag-run in a fast pace. Kung mabilisan yung gawa, kailangan meron kang buffer stock. Hindi pwedeng o-order ka pa lang. Diyan kayo mag-aaway-away sa negosyo. Bakit walang stock? Bakit hindi nyo alam? No? Lalo na yung mga nando sa food industry. Laging may stock dapat yan. Yung mga nagtatrabaho sa Jollibee, kung meron man, no? McDonald's, laging merong stock yan. Hindi pwedeng order pa lang, hello sir, hello head branch, ngayon pa lang tayo bibili ng patty. No? Mali yun. So, I think merong perspective si Rotor. Tataas siya ng kamay. May sasabihin ka ba? Yes po, sir. Sige. Bale po, sir. According po dun sa nabasa ko, yung sa global supply chain, ay supply chain po ng Apple. Is yung Apple supply chain po is global siya. Bale, sir, ano po, sa pagkakaintindi ko po, is nagsasourcing po siya ng mga components po dun from various supplier po, from worldwide po. And nag-a-assembling din po siya ng mga products po in different countries po. Ano ba yung advantage nun palagay mo? Ganong supply? Ano, for me po, sir, is nag-benefits po siya para makatulong po dun sa Apple po. Mali, yung advantage po niya is cost advantage po sa mga certain regions po. Bali, nag-i-improve po siya ng customer proximity po in others po. Mm-hmm. Okay. So, sabi ni Rotor, ang Apple ay merong global supply chain. And totoo yun, no? Kasi base sa case or base din dun sa resources na binigay ko sa inyo, initially, yung production ng mga Apple products ay nasa China. But they are continuously finding ways on how to engage business in other countries. Bakit importante yun? Kasi kapag iisa lang yung supplier mo, kapag nagkaroon yun ng problema, there's a huge chance na maapektuhan ka. Especially kapag merong crisis, kagaya ng pandemic.
And also not just a pandemic, but the trade wars. Ano po ba yung trade wars? Yung trade wars ay basically, yun yung pag-aaway-aaway at hindi pagkakasundo-sundo ng dalawa o mahigit pang mga bansa. Halimbawa, ang Pilipinas at China nagkaroon ng patuloy na conflict. Nagsabi yung Pilipinas na hindi sila tatanggap ng mga produkto galing China. Anong mangyari sa atin? Magmamahal lahat ng bilihin natin. Dahil karamihan sa mga produkto na meron tayo ay galing sa China. Halimbawa, yung langis natin, produktong petrolyo. May mga parte ng langis na yan na galing sa China at malaking bahagi yon. Kapag hindi tayo bumili or nakipag-engage in business sa China, lahat ng pagkain natin, lahat ng produkto na dependent sa langis, maapektuhan. Ganon ka-importante yung multifaceted, multidisciplinary approach sa supply chain management. Hindi lang siya sasabihin mo, ay, supplier connected, bagag. Hindi ganon. Ang interpretation mo, dapat multi-thinking yan. No? Kapag kinuha ko tong path na to, anong mangyayari? Sinong magagalit? Sinong hindi? Sinong pwede kong mga partner? So marami kang iisipin pag may supply chain. So may nagtataas ng kamay. May gustong mag-volunteer. Unahin natin si Labayne, then Minoy. No, Labayne, go ahead. Perspective. Sa ano po, sa Apple Inc. po, yung Apple po, nag-offer po siya ng high quality products and then sinisigurado po niya na yung high quality, yung product po na yun ay nami-meet po yung high standards niya. High standards. Paano kaya nila na may maintain yung high standards nila? Sige nga. Ano ba? Sige, isipin mo lang. Paano kaya sila nag-maintain ng high standards? Ano bang product ninyo sa enterprise? Sa startup? As I call it. Sige nga, ano? Cake po. Cake. Cake in a cup po. Cake in a cup. Sige nga, tell me more. Paano ninyo sinisigurado na yung cake in a cup ninyo ay in good quality? Sige nga. Simpleng-simple lang yung sagot, no? Meron kayong in-establish na quality control. No? Ibig sabihin, yung Apple, na-maintain nila yung high-quality products sila kasi kilala nila yung supplier and at the same time, sinisigurado nila na meron silang quality control. Ganun lang, simple. Para ma-insure mo na meron kang high standards, meron kang quality control. Ngayon, ano pong mangyayari kung hindi pasok sa quality control? Yung quality control na yan, ibabalik doon sa production process para ma-replenish yung kailangan ng supply. Ngayon, proceed. May mga nagre-recite. Proceed tayo. Minoy. Ito, no? Try natin kung kaya ni Minoy na mag-on the spot. Hindi to cold call, Minoy, kasi nakataas yung kamay mo. Minoy, I would like to ask, no, pagdating sa connectors and relationships, may nasulat na tayong facts or elements ng case natin. Although hindi pa yun lahat ng facts and elements ng case, ano naman kaya yung connectors and relationships or mga evidences na important factors or important evidences itong mga naisulat natin dito? Ano kaya yung connectors and relationship? Ano kaya yung evidences na yun? Ano yung proofs na masasabi natin na high quality products, mayroong global supply chain, meron siyang management approach, technology company siya. Ano kaya yung evidences na yun? Paano natin masasabi na halimbawa no, i-dumb down natin siya. Pabubuhay natin siya ng konti yung explanation. Although di ko sinasabi na ganun kayo. Pabababawin lang natin explanation. Pag sinabi natin evidence, connectors and relationship, this is like more on paano mo na po prove na mahal ka ng jowa mo? Kahit na sabihin lang niya na, ay, mahal kita. No? Ano yung connectors and relationships na yun? Ano yung evidence? Yun yung ibig sabihin nitong aspect na to.
Sige nga, on a more technical level naman, paano natin masasabi na technology company si Apple? Sige nga. May nagtataas ng kamay, Adriano? Siguro sir, parang ano, nalalaman na parang yung connectors or yung relationship din sa Apple. Katulad nga po nung sinabi kanina, parang quality po yung Apple. Napapatunayan po to by yung mga customers na bumibili. Alam po natin yung Apple is very expensive and maganda yung quality. And kaya po, mas kilala to na multinational technology. Kaya po siguro nandun yung relationship with the customers na napapatunayan na yun yung mga facts po na sinabi kanina. So, ang pinopoint out mo ba ay dahil sa presyo niya, kaya sinasabi na high quality, ganun ba? Hindi sir, parang ang point ko po, maraming customers na bumibili or tumatangkilik dun sa Apple kasi maganda yung quality nung company, nung dinideliver. Like, yung dami ng customers nila ay testament ng quality, tama? Yes sir, parang ganyan ba? Plenty of customers is equal to the quality. Sir. Tama, good point, diba? Pag marami ang customers, high quality. No? Parang ano lang yan eh. Parang pagkain. Babalik at babalik sa yung customer kapag high quality ka. Hindi ka iwan ng jowa mo kapag high quality ka. No? Parang ganun. No? Although di ko sinasabi mag-cheat kayo. Mali yun. No? Parang ganun lang sa tunay na buhay. Kapag mas mataas yung quality na binibigay mo, kapag hindi ka nagsisettle for less, consistent ka, mas marami kang customers. Yan lang yan eh. Ngayon, may nagre-recite pa. Sige nga, Gambe. Masisipag din niya. Sir, rinig po. Rinig ka. So yung ano rin po sa akin, yung quality rin kasi sir. Parang based siya pag na-experience natin yung product itself. Kunwari po yung halimbawa po yung product ng Apple, yung iPhone. Then, pag na-experience natin yung, doon natin malalaman kung quality ba yung product na produce ng Apple. Like, yung memory ng iPhone is mas malaki. Then, like, yung Apple is, nagbibigay sila ng 120 refresh rate, mas better sa ibang phone. Ganun po, sir. Tamang point yun. Based on experience, we can determine the quality of the product. Totoo yun. Last two. Sige nga, last two. Ibanez. Tapos proceed tayo kay Bangkayan. Ulit. For me siguro, sir, kaya nabubuo yung relationship ng company to the customers because of the, specification ng phone. Because alam naman po natin na mas marami bumibili ng Apple phone because po, like the specification po, like the camera of the phone po kasi is mas maganda po yung camera ng phone compared po sa mga ibang phone na binibenta po around the area po. Yeah, minsan, specifications and functionalities, no? And functionalities are better than the competitors. Tama? Better than the competitors, no? Ang sinasabi, madalas kong marinig yan, itong mga nakaraan, mas maganda ho yung camera ng iPhone, sir. Lalo na kung kapag mahilig kayo mag-selfie, mag-post sa IG, iPhone talaga daw, no? Ganun. So, minsan, binibili natin yung isang produkto dahil maganda yung specification niya. Sa mga gamers na nandito, bibili tayo ng phone kasi, ay, pwede na yung pang ML, no? Parang ganun. Pwede na yung pang COD, no? Pang PUBG, no? Pang Firelight, no? Bumibili tayo ng something with an expectation that it can deliver something from us. And why does it matter? Kasi doon natin na-perceive yung demand sa specific na product natin. Without identifying the specifications that we will provide to our customers, we cannot identify the need, the want, and the demand. And without the demand, we cannot fix the supply that we should pour out to the world. Next. Bangkayan? Yun na ba yung natawag ko kanina?
Apo, sir. Sige, may nagtataas pa ng kamay. Last, Minoy, before we proceed. Minoy. Sir, additional lang po. Yan. Based po sa mga na-experience po ng mga consumer, sa mga functionalities po, dahil din po daw nakapag-build pa po sila ng trust po sa mga customer dahil po sa mga good experience po ng mga customer po. Customer or consumer. Trust. Can you expand more on that? Customer trust. Bakit importante yung customer trust? Sige nga, Minoy. Importante po yung customer po, lalo na po sa pagdating po sa business po kasi pag wala pong naniniwala sa mismong product po, hindi po ganun magiging successful po yung magiging business mo po, pag wala pong naniniwala. Yes, other than that, yung customer trust, alam nyo ba na mas madaling mag-retain ng customer at karamihan sa sales and revenues and profits ninyo manggagaling dun sa existing customers? Kaya dapat meron tayong customer relationship, customer representatives na nag-handle ng customer relationships natin. Kasi karamihan sa, or majority sa sales, revenue, and everything natin, nanggagaling sa existing customer database natin. And with that success of customer relationship, doon natin nag-grow yung demand. Before we acquire additional customer, we should prioritize handling the existing customers that we have. We should address their needs. And without the success of customer relationship, we cannot have success in business that correlates to profitability. Profitability. Nasyon nga eh. No? Ngayon, na-identify na natin yung evidences, na-identify na rin natin yung elements and facts of the case. Ngayon, palagay ninyo yung evidence and yung purpose or yung facts na yun. Ano kaya yung purpose? Sige nga. Ano kaya yung significance nito? Bakit importante sila na maintindihan? Bakit importante na makita natin yung specific fact na yon at specific evidence? Sige nga. Taas tayo ng kamay. Dionila. Sir, important po siya na malaman natin or ng mga tao is parang transparency na din ng company. Then second is parang if inspiring na gumawa na sarili mong company. Pwede mo siyang gamitin approach or pwede mo siyang gamitin para i-apply naman sa sarili mong company. If gusto mo ng ganong approach or ganong transparency, can you linawin mo transparency in what manner? Transparency in quality, transparency in sir, transparency in quality, gaano siya ka-high quality na product. Yes, it is very important, no? Kaya minsan may mga tech organizations, mga device companies na nagpapakita ng kanilang production line. Halimbawa, may mga, kung bibili kayo ng kotse, minsan may mga kotse na iniintroduce na, here at Honda, we are trying to innovate. Mga ganda, pinapakita yung production line. Kasi yun yung perception ng customer na, ito yung production line namin. Ganto ka-importante yung quality sa amin. Ganto kami ka-rigorous sa detalye. And it is very important for the customers to understand how you do business. Kaya may nagsasabi na, meron po bang warranty yan? Paano nyo ba ginagawa yan? Saan nyo sinosource out yung material? Kaya bilang customer, hindi kayo dapat bili lang ng bili. Tinatanong nyo, saan ang gagaling yung supply niyan? Saan ang gagaling yung raw material niyan? Yan ba ay naturally sourced? Yan ba ay galing sa farmers? Mga ganun. Kasi you have the rights and you need to understand something. Kasi hindi porket nagustuhan nyo yung isang bagay, ideal na siya for your own ethical considerations. No? Transparency in quality. Ano pa daw, Adriano?
Punta tayo sa may baba mamaya. May mga nagre-recite na hindi nakikita sa screen. So, sir, isa siguro sa mga purpose nito, yung para ma-prove ng company or ng Apple na kaya talaga nilang i-deliver yung best experience or quality ng product sa customers po. Prove that Apple can, can deliver the best experience or best product to the customer. Experience and best product. It is very important to understand the elements of not just a business but a product, and also to prove that they are vital in order for you to understand its significance and importance based on what you want to provide as an experience and as a product. Uulitin ko, no? Kailangan nating maintindihan yung facts. Yung facts kasi ay basically components. Basically, yun ay galamay kung paano gumagana yung isang produkto. Halimbawa, yung phone mo, no? Idadaisik ko dahan-dahan yung perspective, no? Yung phone mo, hindi yan gagana kung walang LCD. Di mo makikita kung paano siya nagfa-function kung wala siyang LCD. So, isa siya sa mga fact. Ngayon, paano mo nalalaman na yung phone mo hindi siya gagana kung walang LCD? Kasi wala ka nakikita. Yun yung connector, yun yung relationship, yun yung evidence. Ngayon, anong purpose nun? Kailangan mo yung LCD para makita mo yung phone mo dahil kailangan mong mag-text. Yun yung purpose, yun yung significance ng LCD. Yun yun, interconnected lahat ng bagay sa supply chain. In order for you to prove that that Apple, or in order for Apple to prove that they can deliver the best experience and best product, kailangan nila i-consider yung mga bagay na yan. Last two, Isorena. Isorena. Last two. Nagsasalita ka na ba? Wala pa. Sige, bawi ka na lang. Rotor. Sige nga. Sipag to si ano. Veronica, go. Ano pang natin dito, Veronica? Wala. Dangkalan. Sir, good morning po. Ito ba yung dangkalan? Yes po. Go. Ano pang sir, para sa akin po, yung purpose po para po yung malaman yung bakit po, ano po yung purpose pa, ano po yung sa fax? Kasi po, to gain customer's trust po. Kasi po, kapag may trust yung customer, mai-encourage mo silang bumili ng product mo. Kasi nakikita nila yung, katulad po ng sinabi ni Erica, yung transparency ng product mo. Pag nakita po nila yung transparency, magigain po nila yung, magigain nyo po ay ng company yung trust, and they encourage to buy your product po. Ganun po. Yes, no? With customer trust or consumer trust, no? You can gain their business. Ibig sabihin, hindi lang kasi yung business kasi not just about your business. Kaya nga may sinasabi tayo, mind your own business, kasi meron kang sariling business, or yung business primarily here ay interest of transaction. No? Transaction. No? Business for the sake of the customers ay yung kanilang interest of transacting with you. No? Without consumer trust, you cannot gain their business. Kaya minsan may mga customer na medyo kumbaga napakahirap kumbinsihin kasi wala silang tiwala, no? Sige nga, next tayo, Escol. Hello po, rinig po. Yes. Go. Siguro ano po, I think po it's because they have a reputation to keep. Kasi Apple is a big name po sa industry, eh. And every move is like ano po, taking risk sa kanila. So, one wrong move, pwedeng mawala nila lahat lang na ipundar nila. Yun po. So, Apple has a reputation to keep. Totoo yun. No? Sila yung isa sa mga trillion dollar companies na meron tayo. Trillion dollars pagdating sa market valuation. No?
Ewan ko na ituro sa finance ninyo ibig sabihin ng market valuation, pero basically yun yung perception ng value ng isang organization. $1 trillion organization yung Apple, including Saudi Aramco. Ngayon, yung Apple has a reputation to keep. Steve Jobs yung founder niyan, Steve Wozniak. And with that, dahil malaking-malaki na yung organization nila, hindi na sila startup, they avoid taking too much risks. Kaya minsan, late na, nakapaglabas na ng VR yung Meta, nakapag-release na ng VR yung ibang organization, sila nagsisimula pa lang mag-innovate. Kasi ayaw nila na maglabas ng hilaw na produkto. Kasi with new product, comes with another supply chain. Kasi kahit na nagawa na ng engineers, base sa experience ko, kasi nag-handle ako ng engineers. Kahit na nagawa na ng engineers yan at gumagana, kung wala kang supplier to do that, you cannot do business. Kahit na magandang maganda yung produkto ng Apple, kung walang supplier na magki-cater sa demand nila, walang mag-a-assemble ng parts, hindi gagana yon. Yan lang kasimple. Now that we have everything, no? Although hindi pa everything yan, kasi you can still dissect thorough yan, parang jowa. Dapat ganun kayo mag-analyze ng case, no? Para dapat jowa na may trust issues. No? Titingnan nyo yung kaliwat-kanan na angulo. So, lahat ng elements or facts ng case I consider to be the factors of the case. Elements is equal to facts is equal to factors. Ganun siya basically. Ilalagay nyo siya. What are fundamentally true? Ano yung totoo sa case? Ilalagay nyo siya dito sa 1. Ililist down. Second, yung purposes. Bakit malaki ang functionality ng purpose na to? Yun yung tanong. Bakit siya significant? Yung bakit significant itong factors na ito? Yun yung isusulat niyang factors. Yung connectors naman, dito sa gitna. Ngayon, bakit sa explanation niyo, Sir Dex, nauna yung connectors kaysa sa purposes? Bakit po ganun? Kasi, trip ko lang, no? Ayaw po mapindot ng mic button. Trip ko lang, walang specific reason, ganun na-arrange yung PowerPoint. So, as is, ganun na siya. Ngayon, ulitin ko, ililist down yung lahat ng elements or factors ng case, pero kailangan yung gumawa ng draft. Bakit kanyo? Kasi pag nilagay niyo sa table, mahirapan na kayo mag-rearrange. Kailangan kasi nagmamatch yung facts ng case or yung elements ng case na purpose niya. Facts, purpose. Ngayon, kapag na-list down niyo na yung connectors or relationship, itutugma niyo dun sa combination nitong dalawa, ng 1 and 2, bago niyo ilalagay yung number 3. Kasi titignan ninyo kung aling relationships yung applicable also dun sa ibang angles na ino-observe ninyo sa case. Kasi pwedeng one-way connected lang siya, two-way connected, three-way connected, etc., etc. Now, after that, kapag na-plot na ninyo yung lahat ng nasa draft ninyo, you can plot them using lines. Sige, one volunteer. Kung maglalagay tayo ng lines, sorry na, napipiyok-piyok pa, Regine. Kung magpa-plot tayo ng lines, ano kaya yung posibleng itsura nun? Pag nag-plot tayo ng lines, ano kaya yung itsura nun? Sige nga, taas ang kamay. Kung sino mag-volunteer bago ko magtawag. Sige. Sinong gustong manghula? Kung anong itsura, kapag kinonek-connect siya using lines, anong itsura niya? Sige nga. Adriano. Sir, magkakaroon ng curve pag kinonek-connect. Ganun po ba? Yes, pwede siya magkaroon ng curve. Ano pa? Ano pa kaya? Sige, tuloy mo pa. Baka may naiisip ka pa. Ano pa kaya ang posibleng itsura niya bukod sa meron siyang curve? May connecting na po. May connecting, no? Makikita ninyo from the table or from the draft to the table, makikita ninyo na meron na silang interconnectivity na makikita natin sa susunod na diagram. This is not technically or engineering-wise correct, no? Hindi tama yung
Kumbaga, kung itatanong nyo sa process engineer gaya ng industrial engineer, yung pagkakagawa nito, hindi nila magugustuhan. Kasi pag process flow sa industrial engineering, usually mga straight lines yan. Iba yung diagrams nila na ginagamit. Pero for the sake of, sa math kasi, no, nagagamit tayo ng math later on, although hindi today, but next week, no, hindi, or sa math, ganito yung interpretation sa kanya. Ang tawag dito ay dynamics design or system dynamics or dynamical systems. Iba-iba yung tawag sa kanya. Now, so, for the factors na, or for the facts and elements na magkakapareho, kailangan parehas din yung kulay ng circle. Pwede kang mag-add ng circle, pwede mag-add ng square, triangle, or pwedeng wala. Pero mas maganda kung meron kayong circle. Although hindi naman technically important. Kailangan lang siya ng circle or kailangan lang ma-identify yung relationships nila or yung magkakaparehas na factors or interconnected factors by unifying their colors. Ibig sabihin, itong mga factors na to, yung mga pink, magkakamag-anak yan. No? Pare-pare sila ng pinopoint out. Topic ito, subtopic ito, ganun lang siya. Kasimple. Ngayon, may makakapagsabi po ba sa akin, no? Kung ano pong ibig sabihin, Sir Dex, ng isang line na solid line, pero isa lang yung arrowhead. Meron po bang makakapagsabi sa akin? Meron po bang may idea dito? Wild guess. Kung ano ibig sabihin ng line? Kasi minsan gamit tayo ng gamit ng line, no? Hindi natin alam kung ano ibig sabihin. Sige, malapit na tayo mag-activity, first activity natin. Wala. So, ang solid line na merong isang arrowhead lang, ang ibig sabihin po niya, for example, no, bibigyan natin, zoom in pa natin ng lalo. For example, this particular one, this factor. Kapag nakaturo siya sa isang direction at nasa direction na to yung kanilang or yung kanyang arrowhead, ibig sabihin, itong factor na to ay directly nakaka-apekto sa factor na ito. Pero ito ay hindi nakaka-apekto rito. Ulitin ko, ito ay nakaka-apekto directly dito, pero ito ay hindi nakaka-apekto directly dito. Ngayon, kung dalawa yung arrowheads niya, ibig sabihin, parehas silang nakaka-apekto sa isa't isa. Ngayon, paano naman po kapag broken lines, Sir Dex? Ganun pa din yung interpretation. Halimbawa, ito, ang factor na ito ay nakaka-apekto rito, pero it depends. Yun yung ano dun eh, yung clincher dun eh. It depends. Yes or no. May mga variables kayo na dapat obserbahan. Ulitin ko ah, kapag dashed line, yung factor na ito, pwedeng nakaka-apekto sa factor na to, pwede rin hindi. Yes or no? Bakit? May mga variables pa na dapat obserbahan. Now, paano naman po kung dash line pero dalawa yung arrowhead? Then, simple lang, ganun lang din. They are, or they could be affecting one another, or pwede rin hindi. Ganun lang kasimple. May tanong po ba? Bago tayo mag-board activity. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sige, Adriano, go. Sir, clarification lang po. So, ang una namin gagawin yung sa table mo na bago kami gumawa nun sa dynamic system map po. Ganun po ba? Yes, kasi... Bago makakonect. Oo, para kasing tinitignan nyo, gagamitan nyo siya ng table for the sake of understanding yung correlation nila. Para ma-map out nyo muna siya in a draft manner. Na ito pala, nagmamatch sila diretso, mababasa nyo siya ng diretso. Ngayon, pwede nyo gamitan ng lines yung table ninyo directly. Bawa, naka-table na siyang ganyan. Pwede ninyong lagyan ng lines, lalo na kung merong mga factors na magkakoconnecta sa isa't isa. Kapag nagawa nyo ng lines yun, pwede nyong hatakin palabas yun at i-plot this way. Ulitin ko ah.
Halimbawa, puno na ito. Puno na lahat ng yan. Nalista nyo na. Pwede ninyong lagyan ng mga lines. Lines connected dyan. Lines connected dito. Lines connected dyan. Everywhere. Lines running everywhere. Para pag pinull out ninyo, ganito yung itsura ng mamamap ninyo. Organized na siya. Okay po ba yan? Cleared ba tayo doon? Sige, go, ano, Monique. Isa pa, sir. Yung ilalagay po namin sa table, saan po kami magbe-base? Doon sa sinad nyo pong PDF na file? Or pwede po kami magdagdag ng thoughts or something? Eto na. Eto na yung sagot doon. Yung activity ninyo, pipili kayo ng one apple product, idadissect nyo siya. Using yung, kumbaga, iisipin ninyo, hypothetically, pwede kayong gumamit ng tools, kaya ng Google, no? Ano ba yung supply chain network nito? Ano bang itsura ng supply chain? For example, ng AirPods, supply chain ng Mac, hypothetical. Bakit hypothetical? Kasi educated guess niya lang siya. So, imamap out ninyo yung entire supply chain nun based dun sa pagkakaintindi ninyo using the tools that I have given you. So, Apple product, pwedeng hindi na siya according sa case. Lumalabas na tayo konti-konti. Apple product na. So, kung overview natin dito ay sa organization itself, kasi gagamitin nyo siya sa inyong immersion, Apple product na this time. So, paano ang dissecting nun? Bigyan ko an example. AirPods, raw materials, production, dire-diretso. Ngayon, hindi ibig sabihin nun, ganun lang itsura na, na. Pag sinabi ko raw materials, dadissect nyo yung raw materials, ano-ano ba yung mga raw materials na alam natin tungkol dito, saan galing, saan papunta yan, kumbaga hanggang dulo na mabuo siyang product. Ganun dapat yung itsura niya. Yung mga bagay na yon, yung mga elements ng chosen Apple product ninyo, yun yung facts ng product ninyo. List down. Yung purpose nun, list down. Connectors, list down. Ano yung connectors natin dito? Yung connectors pagdating sa Apple product, yun yung mga processes na pagdadaanan niya. Halimbawa, raw materials. Ang connector niya, purchasing. Purpose, bakit mo kailangan i-purpose yung i-purchase yung raw materials para makapag-produce ka. Ganun ulit, similar sa additional aspects ng product ninyo. Gets? So, bali sir, mag-specific po kami na product ng Apple po. Magbibigay po kami ng specific na product. Yes. Okay, so thank you po. Okay. So, wala nang tanong. You have 10 minutes. Ngayon ay 8:44. So, you have until 8:54. Then, you can proceed. Sige, proceed na habang mayroong nagtatanong. Wait lang. Nawala na siya. Sige. Sige. Sir, individual po, no? Hindi, by board. Board meaning your enterprise or your startup. Yung board ninyo. So, mag-usap-usap kayo as a team para mabilis. Lalagyan nyo siya sa Hi po, sir. Thank you po. Google Docs natin nandito sa Padlet, no? Pwedeng hindi nyo muna ilagay kasi mayroon kayo submission for later on. Basahin nyo yung Padlet, no? Properly. Okay, 10 minutes. Okay, speak up. Wala po kaming, may mga irregular po, wala pong grupo. Oo, magpaampon mo na kayo. Baka pwede po paampon sa ibang group.
O, paampon daw sila, o. Wala si Balubal, ano? Sige, Minoy. Sir, nandiyan po si Balubal, sir. Mahina lang daw po yung internet niya. Mahina yung internet. Ako, schedule niya kasi for cold call. No, schedule niya for cold call today. Kung kaya niyang gawa ng paraan, mas maigi, ano? O, ampunin nyo muna, guys, mga chairman, o, ampunin nyo muna yung mga yan. Six minutes. Five minutes.